makapal or tumulo. Ngayon, ang gagawin mo dyan kapag may mga part na tumulo is ikakalat mo ng kamay mo. Ikalat mo lang siya ng kamay mo. Yan. Walang magiging problema dyan. Ganyan talaga yung ginagawa namin dyan. Or yan talaga yung proper use ng KPP plastic primer. Alright, magandang araw sa inyong lahat. For today's video is isishare ko sa inyo kung saan ginagamit itong KPP plastic primer ng Samurai Paint. Kung saang parte ba ng motor or kotse natin to pwedeng gamitin. At ituturo ko din sa inyo kung papaano to gamitin ng tama. Alright, pero bago tayo magsimula guys, kung bago ka pala sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara, simulan na natin. Alright guys, ito yung motor ko at ituturo ko sa inyo yung mga part na pwedeng gamitan ng KPP plastic primer kapag ka magre-repaint kayo. Alright, yung KPP plastic primer guys is ginagamit yon sa mga bare plastic inner fairings ng motor natin. Tulad nito, ito, ayan, ito, etong part na to dyan, etong part na to, ayan, etong part na to. Tapos, ito yung pipe cover natin. Dito rin, ginagamit dito yan. Tapos, ito yung radiator cover. Ginagamit dyan yon. Tapos, dito sa tapalodo. Tapos, dito sa araro. Yung araro natin. Bare plastic kasi yan, guys. Ibig sabihin yan, lumabas yan sa molde na kulay itim na. Ibig sabihin, wala siyang pintura. Kasi, guys, kapag ginamitan natin ng surfacer yan, yung mga inner fairings natin, is magpupulbus lang kapag ka tumatagal na. Pagka hindi natin ginamitan niya ng plastic primer kapag nag-repaint tayo ng mga inner fairings natin o mga bare plastic na yan, kapag surfacer yung ginamit natin dyan, is magpupulbus lang yun guys. So hindi siya applicable sa mga bare plastic. Katulad ito, yung Mio na nandito. Ayan guys, ito yung inner fairings nyan. Ang ginagamit dyan na primer is yung KPP plastic primer. Ito. Katulad nito, ginagamit dyan is KPP plastic primer. At yung araro niya, ito. Itong araro niya guys, KPP plastic primer yung mga ginagamit dyan sa part na yan. Kasi hindi yan katulad guys sa mga fairings natin. Yung ganito, yung outer fairings. Yung malulutong, ayan guys. Dito, KPP plastic primer din yung ginagamit dyan. Hindi kasi katulad dyan ng fairings natin yung outer, yung malulutong. Ito, malulutong. Madaling mabasag yan. Ito kasi yung makukunat. Yung makukunat na parte yan. Ito. Yan o, yung makukunat. Hindi agad-agad siya nababasag. So, bare plastic yan. Yan, tulad na to. Yung mga nasa inner fairings ng Mio. Ayan, tapos yung araro niya. KPP plastic primer yung ginagamit natin dyan, guys. So, yun po yung ginagamit sa mga inner fairing. Alright, guys. Pinakita ko na sa inyo yung mga parts ng motor na pwede nyong gamitan ng KPP plastic primer. Yun talaga guys, yung mga part na yon kailangan talagang gamitan ng plastic primer. Kasi may mga nag-DIY na customer ko na hindi sila gumamit nito. Ginamitan lang nila ng surfacer, tapos flat black, flat clear. So, anong nangyari, lumipas lang ng ilang araw, unti-unting nagpulbos yung mga parts na pininturahan nila. Naglalagas na yung mga pintura. Kasi nga, hindi applicable or hindi advisable na gamitin si surfacer. Yung surfacer, yung gray, yung primer gray. So, hindi siya advisable na gamitin sa mga inner fairings or mga bare plastic. At saka guys, hindi lang yan pang motor. Kung familiar kayo dun sa dashboard ng sasakyan, bare plastic din yung guys. Dati, nung nakabili ako ng sasakyan na luma, na naibenta ko rin, pininturahan ko yung dashboard niya kasi diba prone yan sa araw. So pag tumatagal na, namumuti-muti na yan, nagbibitak-bitak. So ang ginawa ko, ni-repaint ko gamit lang yung KPP plastic primer, flat black at flat clear para mabalik yung dati niyang kulay, yung flat black, ma-restore lang. So ayun guys, kapag magre-repaint kayo, kailangan gamitan nyo ng KPP plastic primer bago kayo magpunta sa kulay. So ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo yung tamang paggamit ng KPP plastic primer. Kasi yung KPP plastic primer guys, medyo malabnaw to. So possible kapag ginamit nyo to, etutulo talaga siya. So ngayon papakita ko sa inyo dito kung paano yung tamang pag-apply ng KPP plastic primer kapag tumulo na ganito.
So ayan guys, napakita ko sa inyo, may mga parte dyan na makapal or tumulo. Ngayon, ang gagawin mo dyan kapag may mga part na tumulo is ikakalat mo ng kamay mo. Ikalat mo lang siya ng kamay mo. Yan. Walang magiging problema dyan. Ganyan talaga yung ginagawa namin dyan. Or yan talaga yung proper use ng KPP plastic primer. So ikakalat mo lang siya ng kamay mo. Kasi malabnaw talaga yan. Kaya ang tendency, kapag napakapal yung spray mo, tutulo talaga yan. So ang gagawin mo dyan, para pumanta yung pag-spray mo, ayan o. Diba may mga makakapal na area? Kasi nga napakapal yung pag-spray mo kasi malabnaw. So ngayon, ikakalat mo lang ng kamay mo para maging pantay yung pagkaka-spray. Alright, ganun lang po kadali yung paggamit ng KPP plastic primer. Meron naman kasi guys na nagre-repaint na nagtitipid. Lalo na yung mga nire-repaint nila is mga pambenta lang, diba? So hindi na nila yung ginagamitan ng primer na KPP plastic primer or nung surfacer gray. Kasi nga, pambenta lang naman nila, katwira nila, pambenta lang naman nila. Kaya, ang ginagawa nila, tinitipid nila. So, kapag nabenta na nila, maayos, syempre, maayos pa, ilang araw, ilang linggo, saan lang lalabas yung itsura, na totoong itsura, na pangit pala. Ganon, di ba? Kasi nga, pagbago pa lang napipinturahan yan, maganda tignan, oo, maganda. Pero kapag tinipid, walang primer, hindi tama yung primer na ginamit mo, eh pangit din yung kalalabasan, di ba? Kaya kahit na anong ganda pa nung pinturang ginamit nyo dyan, basta hindi tama yung proseso, tapos tinipid nyo, eh huwag kayong aasa na maganda rin yung kalalabasan, guys. Kaya kung kulang yung budget nyo, halimbawa ang budget nyo lang is pang kulay pa lang at top coat, huwag nyo munang simulan yung DIY nyo, lalo na pag mga sarili nyong motor, huwag nyong tipirin. Saka nyo lang siya gawin kapag kompleto na yung budget nyo. Kasi kapag kompleto yung budget nyo, kompleto rin yung pintura ang gagamitin nyo, di ba? So, pag tinipid, pangit. Pag kompleto, maganda. Ganun lang kasimple.